Magandang araw po. Pupunta po tayo ngayon ulit sa binangonan part 2. Tingnan natin yung pinagawa kong itak. Tapos kumustahin na rin natin sila din. So bigyan ko kayong tip pagka magpapagawa tayo ng itak. Unang-una sa lahat po, gawin natin, kumuha tayo ng magandang materyales. Siyempre una, magandang bakal. Bakal na maganda. Sunod, kahoy. Pero meron tayong naram, maganda. Pero mas maganda, marami pang kahoy na maganda pa. Sunod, siyempre kailangan sungay. Meron tayong sungay. Meron tayong mga rare na sungay na albino. Kulay puti. Tsaka, tip number 2 po. Huwag nating madaliin ang panday. Siyempre pagka minadali natin sila, kahit anong bagay na madalian, hindi ganun kaganda kalalabasan. So bigyan natin ng time yung panday na gawin nila yung best nila, maipakita yung worth of art nila dun sa paggawa ng itak. So tara, samahan niyo ako. Musika sa ating tenga yan. Yung tunog ng maso. Pupunta na tayo ngayon sa pandayan. Tapos, may tip pala ako. Ano bang magandang sungay? Anong parte ng sungay ang magandang gawing puluhan? Nasagutin ko yan sa pagkatapos na itong video na to. Kung kaliwa ba o kanan. Siyempre, ang sa pang bakal na maganda, ano bang bakal ang magandang gawin itak? Sagutin ko rin yung mami. Tara. Thank you.
dito ulit ha, kala Sir Joey. Buklod po tawag namin dyan yung nagdidikit doon sa kahoy. Sir, ang dami po nagtatanong doon sa sinanduki natin. Dami na gandahan doon. Kaya bumalik ulit ako rito. Sarap dito tumambay talaga. Oh. Yun, ang dami nagtatanong sa sinanduki. Sir Joey ito. Naku ano, sa hindi tayo maputo. Ganun dito kabilis kasi talaga. May naga ni Sir Joey. Sir Joey. Bitling sa Antipolo kasi tawag namin dyan eh. Dito ba sir ano? Dito saklaan tawag. Saklaan tawag dito. Yung stainless na nakalagay dito sa sungay yan. Saklaan naman rito sa binangonan. Ito mga lumang itak na po ito tayo, ano? Ano ito? Tanda na nito mga itak na ito. Mga old model pa yun. Siyempre, support local. Local made to eh. Gawang batingan. May isang buwan ka na eh. Talagang may buwan din ito. Padron. So, kanan ba yung gagawin? Kanan. May mga kaliwasi eh. Kanan. Oh, yun na ba ito? Ito sinanduki rin ano. Oh, pero iba forma niya. Ganda oh, finish. Kanan raw ito ah. Kanan, puluhan, kalupan. Hindi na lang yung puluhan. Mahilagang kahoy. Sungay na lang ng bayabas. Oh, sungay ng bayabas. Nagkikani ko, boy ko ba? Ordinary lamang. Ito naman na. Sinanduki ito. Sungay rin ang bayabas. Tapos, kaluban. Tapos, subuhan mo raw. Asan na isa? Ayun ang dalawa. Sinanduki ito eh. Tama po yan ang dalawa ko ito. Malaki itong isa. Sinanduki po yan. Sinanduki. Baka hindi nakakaalam. Yan ang forma ng sinanduki na bisan. Para siyang laminated no, tinta po. Ano lang yun, yung tapos
Lagyan ng ba? Ano ng batting foot sa bagahan? Mga taga saan po kayo, Tay? Saan po sa Ardona? Ayun, dumadayo pa sila rito sa binangonan. Kami nakapermi rito. Yun. Kami rito, nakapermi. Anong pong papagawa nyo? Anong pong klaseng itak? Pataga ng kahoy. Pangkahoy. Pataga ng kahoy. Marami. Ano po ba magandang forma ng pangkawayan ng itak? Ano magandang forma po? Pag magandang magawa, maganda lalabas yan. Yun. Natuto na naman tayo ah. Pag maganda ang gumagawa, maganda ka lalabasan ng itak. Siyempre yun, Sir Joey. Nanumano talaga oh. Yun. Part 2 na to, Sir. Thank you po ulit. Salamat po, Sir Joey. Thank you. Natin sa binangonan yung tip natin sa sungay. Ano ba sungay ang maganda na gawing puluhan? So base sa akin, sa experience ko, ang pinakamagandang sungay na magandang gamitin is yung kaliwa. Bakit ba kaliwa? Kasi ang kaliwa bihirang ipansuwag yan ng kalabaw. Usually yung pinansusuwag ng kalabaw is kanan. So pinakamagandang makakakuha ng sungay na gagawin puluhan is yung kaliwa po. So sa bakal naman po, syempre unang-una sa akin ang pinakamaganda talaga based sa mga itak ko is yung wilis. Yung dibasyada at saka yung di kanan. So sumunod sa akin yung coil spring, tapos deep spring. Huling-huli sa akin yung bearing. So, sa bakal yun po ang pinakang nagustuhan ko. So, salamat po sa pagpanood. More video pa. Hahanapin pa natin ibang panday. Tsaka mga panday dito sa Rizal. Salamat po.